Pwede ko na ba i-share yung sa narating? Yeah, and dahil yung sa narating na yan, narating ko ang basic music. Ayan yung last upload nyo, if I'm not mistaken. Yeah, yes sir, yes po, yun yung last. Tapos pinakinggan ko si narating, iba yung dinala niyang magic, iba yung emosyon. Actually, sir, kami rin, natutuwa kami sa kinalabasan ng kanta na yan. Mm-hmm. Kasi yung unang mic namin, hindi siya ganun kaano. So, kulob yung unang mic. So, hindi siya ganun attractive sa tenga. Pagka pinakinggan mo kasi kulob, parang nasa lata. Itong narating kasi, nai-record namin to doon na sa bagong mic. Which is, magandang klase na kahit pa paano. Hindi siya mura, hindi siya mahal. Maganda na. Pasok na ba sa budget. So, doon ni-record namin yun. Ang ganda ng mic. Plus, na-express namin yung emotions pagdating sa recording. So, yung hagod, maganda. Yes, exactly. Oh. Iba yung, can I use the term, yung lande nung pagbitaw ng words. Iba. Kaya, Ron G4, sinasabi ko sa inyo, check the basic music yung narating. Salamat po, salamat po. Ayun, nung sinusulat ko yung narating, mag-anniversary na kami ng girlfriend ko. Which is, magsi-7 years kami nun. So ako, yung pagparating na kasi anniversary namin, parang alam mo na eh, nasa isip mo na palagi anong gagawin ko. So ayun yung laman ng utak ko, ang sinusulat ko yung kanta. Imagine ko, no? Matagal-tagal na rin pala. 7 years na rin pala simula nung magkakilala kami. Malakatnyal na. So, as simple as is, no? Malayo na ang ating narating. Kaya? Doon ako nag-base yung pinaka-lyrics. And then, kinonsulta ko kay Dexter na ito yung ano nung kanta. Ito yung pinaka-team. Ito. Hindi lang para sa akin. Para sa kanya din. Kasi siya din, hindi man sila mag-anniversary, pero malayo na rin yung narating naman. Ganun, parehas kami ng, nagkasundo kami dun sa kanta. Yeah, nararamdaman ko yung journey eh. Kung ako yung ramdam ko. Opo. Kaya dun sa lyrics, talagang patsi-patsi, makikita mo yung proseso kung paano kanya sinuportahan sa lahat ng bagay. Kung paano niya iningatan yung isa't isa. Kung paano ka kung wala siya. Paano siya kung wala ka. Yung mga ganun. So yun ang naisulat ko. Tapos doon sa team na yon, doon sa konsepto na yon, si Dexter nakapag-produce ng lyrics niya base doon sa sinulat ko. So, doon kami nagtugma. Doon kami nagkasundo. Yes. Then, pinarinig namin kay Christian. Gustong-gusto niya. Tapos record kami. Ayun ang nangyari sa narating. Kaya natutuwa kami sa kanta na yan. Sir, thank you po. Yeah. Thank you, Miko. And we're gonna listen to your music. Thank you so much.